Yung mga idol, nasibak ang Lakers ng Portland kahapon nga yan at dahil kay Damian Lillard, nalantad ang pagkatalo ni Westbrook pagdating sa basketball. Uunaan ko na kayo mga idol, bad news ito kay Westbrook pero sa bandang dulo may good news naman tayo. Kaya ano pa ang iniintay mo? Tara na at ating pag-usapan yan pagkatapos lamang nito. Gusto mo bang manalo ng original Adidas basketball shoes? Nasa bandang huli ang video. Dahil nga natalo na naman kahapon ang Lakers sa Portland sa unang pagkikita at sa pangalawang magkasunod na pagkakataon dahil mula kahapon tinalo sila ng Oklahoma City Thunder, mga bata pa yan. Marami na nga ngayon ang nagdududa sa kakayahan ng Lakers, partikular na si Russell Westbrook. Dahil sa lagay ngayon ng Lakers si LeBron ay mawawala talaga ng hanggang isang linggo at hindi pa sigurado kung makakabalik pa agad. Parang naging sakitin naman si Anthony Davis dahil bukod sa iniinda sa kamay, sumakit ang kanyang tiyan at hindi na nga nakabalik kahapon. At kapag wala si Davis sa Lakers, talagang maghihingalo ang Lakers dahil halatang hindi kayang buhati ni Westbrook ang Lakers. Bagamat bumagay na ang laro ni Carmelo Anthony sa Lakers, maganda ang mga nilalaro niya kaya lamang noong nakaraang araw, hindi sapat para ipanalo ang laban. Lalo naman si Russell Westbrook, makailang ulit nang nagsesemplang ang laro. At sa ginawa ng Portland kahapon sa Lakers, hindi po maikakaila. Nalantad talaga ang buong katotohanan tungkol kay Westbrook. Kahapon nga sa laban ng Lakers sa Portland, hindi nga naglaro si LeBron. Dahil yan ay mainiindang injury sa talatang pinagpahinga lamang para sa mga mabibigat na kalaban ay makaporma na ulit. Pero bukod sa kanya, lumabas na naman ng maaga si Anthony Davis. Sa loob lamang ng 7 minuto naglaro kahapon at hindi na nga yan nakabalik dahil daw sumakit ang tiyan. Considering na wala ang Big 2, dapat si Russell Westbrook ang bubuhat sa Lakers dahil sinasabing isa siya sa Big 3. At siya lamang ang naglaro kahapon sa Big 3. Sa loob ng 29 minutes, nagtala siya ng 8 points, 9 rebounds, 6 assists, 6 turnovers, 1 out of 3 sa 3-point area. Take note mga kaboltok, yan lamang ang pumasok sa lahat ng tira niya sa field, maliban yan sa free throw line. Tumira siya ng 13 beses na tira, isa lamang ang pumasok. 0.07% lamang yan mga idol. Opo! Parang mapapaisip na ako na isa nga ba siya sa Big 3. Dapat ay si Melo na lamang isama sa Big 3. Pero anyways, okay na sana pero may kasama pang 6 na turnover. Abay nang damay pa si Westbrook ng kakampi. At ito naman mga idol ang pansinin natin kung gaano kamalas kahapon talaga si Russell Westbrook. Isa lamang ang bilog diyan. At iyan ang ibig sabihin ang pumasok sa lahat ng tira niya. Lahat ay X na. Ibig sabihin, mintis lahat yan, kulay pula. Pansinin ninyo kahit malapit sa ring, abay isusubo na lamang ayun at X pa rin. Yan talaga ang sinasabing malas. Alam natin na well contested shot ang lahat ng yan, lalo na sa malapit sa ring. Pero hindi naman katanggap-tanggap na 1 out of 13 ka sa field. Ganun pa man, wala nga magagawa dyan si Westbrook dahil natalo na sila kahapon. At sa palagay ko naman ay babawi siya sa susunod na mga laban. At dapat lamang na ganun ang gawin niya dahil sayang lamang ang bayad sa kanya na 44 million at halos $4 million kada buwan. Pang-apat siya mga kaboltok, pang-apat sa pinakamalaking sahod ngayong taon sa NBA. Ang nangungunan dyan ay si Stephen Curry. Kaso si Westbrook, 8 points lamang, 1 out of 13 sa field. Naku po, tapos $4 million kada buwan. Abay, parang lugi yata si Jeannie Bass. Dapat talaga hindi na nila binitawan si Jared Dudley. For the record mga kaboltok, ito ay by far ang pinakapangit na naging laro ni Russell Westbrook simula nang siya ay makuha ng Lakers. At naniniwala naman ako na magiging maayos din ang lahat para sa Lakers. Kahit pa masama ang inilalaro ni Westbrook sa Lakers, normal lamang naman kasi nga nagkaroon ka ng pangit na laro. Pero para kay Westbrook, considering na dati po siyang most valuable player way back 2017, dapat ay hindi na maulit ang ganitong kapangit na laro niya. Pero sa kabila ng lahat mga kaboltok, marami pa rin ang naniniwala sa Lakers at ang maganda pa rito
isang dating NBA player at isang NBA analyst ang nagsasabi na ang Lakers pa rin ang pinakamagaling na kupunan ngayon sa NBA. I'm looking at a total different lens and I still have the Los Angeles Lakers as the clear-cut best team in basketball. Oh, please. That's what I have. And the thing is, I need most teams. I'm gonna check his glasses. Most teams struggle without their best player. LeBron James wasn't present. AD still had 28 and 19. Here's the thing: when they get Nunn back and they get THT back, their role players are gonna fall into place. Okay. And I'm telling you guys, Klay's gonna eventually come back. Maybe Kawhi's gonna eventually come back. Murray's gonna eventually come back. Don't disrespect the Utah Jazz. But I still think when the Lakers are healthy, they're the best team. Well, here's where I'm going. That clause comes up more and more now. Yo, mga kaboltok, good news nga yan para sa Laker fans. Si Jalen Rose na ang nagsasabi. Isang NBA analyst at dating naglaro sa Indiana Pacers. Naniniwala pa rin siya na ang Lakers pa rin ang pinakamagaling na kupunan ngayon sa NBA. Mahirap tapatan ang kanyang nalalaman dahil siya ay dating naglaro sa NBA. Naranasan niya ang mga bagay na sinasabi niya patungkol sa Lakers at siya mismo ay nakatapat ni LeBron James. Yon mga idol, maraming salamat po. At samantala, at ang ating announcement muna mga kaboltok, bukas po ay i-announce na po natin ang nanalo sa ating 500,000 subscribers giveaway. Sinasala pa po namin yan dahil nga may mga hindi po nagpo-post ng video sa kanilang FB wall at hindi pa rin nakapalo sa ating Facebook page. Sana po ay maunawaan ninyo. Pakigawa po ang mechanics para hindi po tayo ma-disqualified. Keep safe mga idol. Yung para sa ating road to 500,000 subscribers giveaway, 5 sapatos ang ating ibibigay. Brand new Adidas shoes. Sa sandaling makuha natin ang 500,000 subscribers, agad tayong bubunot sa 5 lucky subscribers. Pero dapat ay ginawa ang 4 na mechanics. Una, mag-subscribe lamang. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pakipindot mo ang notification bell. Manood palagi sa ating channel sa biglang announcement ng mananalo. At i-share ang video ito sa inyong Facebook wall. At bisitahin mo na rin ang ating Facebook page at i-like na rin ito. Ganun lamang kadali mga ka-Boltok. At kung may katanungan ka, pakibasa na lamang sa ibaba ang ibang detalye.